Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Nandito po kami ngayon sa ibabaw ng bubong para dikitan po namin itong mga problema po dito sa dugtungan po ng flushing. So kung napansin po ninyo, marami pong mga crack dito at dito po dumaan yung tubig. So nagkaroon po ng pag-leak doon po sa baba at bumakat po doon sa ceiling. So siyempre, gamitan po natin ng magandang klaseng product po para po magtagal naman at hindi na po basta-bastang tumulo pa. So ang gamit po namin ngayon mga boss, ito po siya oh. Product po siya ng Pioneer. Ayan po. Elastoseal. Ayan. Clear po ito at matibay po para sa simple para po dito sa ating flushing. Ayan. So simulan na po natin kung paano po ito gagawin. Pero bago po natin ipagpatuloy mga boss, pagmasdan yung mabuti itong dinikit nila. Ayan po. Nagkaroon po ng maliliit na butas, nagkaroon po ng maliliit na crack, tapos doon po papasok yung tubig. Ayan. Pipisilin po natin, basa po siya. Ayan po. Ayan. Ilipat natin sa kabila. So magkaroon po siya ng tubig doon po sa ilalim. Pag na-stack yung tubig sa ilalim, natural po na kakalawangin po siya. Maging yung kanilang mga tick screw, ganun din po ang ginawa. So alam na po ninyo kung kayo po ay nagtatapal po, kayo po ay nagre-repair ng mga bubong, alam na po ninyo kung anong klaseng pandikit yan. Pero dito po sa gagamitin po natin, I'm sure hindi po ito kagaya nung unang dinikit po na magkaroon po ng butas ng mga maliliit. So ganito lang po ang unang proseso. Kailangan po nating tanggalin yung mga dating nakadikit para malinis po siya. At kung meron mang mga crack kagaya po nito dito po sa parting flushing, ay kailangan po nating linisin yan. Tanggalan po natin kung meron po kayong grinder, mas maganda para mas malalim po siya at doon po sisiksik yung ating sealant. So dito, madali lang po siyang gamitin. Ikakat na natin yung dulo, meron po siyang mark. Ayan po. So ikakat natin. Magdepende po kung gaano kalaki yung ikakat natin. Kung gusto natin mas maliit yung labas dito sa bandang dulo. Pero kung gusto natin medyo malaki, siyempre ibababa natin ng konti para malaki po yung bukas dito. So ginagamitan po ito ng gunting, pero since nawala tayong gunting, spatula lang po. So, ganun lang po siya. Para mas maganda, ibababa niyo po muna. Ganyan. Ayan. Para sabay-sabay po silang pupunta doon sa dulo. Pero siyempre, bago po natin ilagay ang ating Pioneer Elastoseal, ay siguraduhin po muna natin na malinis po talaga. Gamitan natin ang steel brush kung kinakailangan. At kung meron pong kalawang, kailangan po muna natin i-primer muna bago po natin ilagay ang ating Pioneer Elastoseal. So since nawala naman po itong kalawang, pwede na po natin i-direct po ito paglagay. Kagaya po ng ginawa ko po ngayon. So simple lang po, kailangan lang po natin pisilin yung tube po ng ating Pioneer Elastoseal para lumabas po yung laman. At pagkatapos po nito, nasa sa atin po kung ayusin po natin gamit po ang ating daliri. Pero kung magaling naman po kayo maglagay nito, kahit na hindi na po nyo gamitan po ng daliri, pagpisin nyo lang po, sapat na po yon, basta matakpan po yung inyong dapat takpan. Alam nyo po, isa po sa pinaka nagustuhan ko po dito sa kanilang product na ito, ng Pioneer, itong Elastoseal Clear, ay kahit pa basa po siya, kahit po alanganin yung pagkatuyo po niya, basta hindi lang po umaagos yung tubig, ay pwede po siya. Okay lang po siya kahit medyo basa, dumidikit po siya. Itong product po ng Pioneer, itong Elastoseal Clear na ito, ay mabili po ito sa inyong suking hardware mga boss. Hanapin nyo lang po ito ang product ng Pioneer na Pioneer Elastoseal Clear. At ngayon, ang ginawa na po namin ngayon mga boss ay nilagyan na po namin ng primer itong parting meron pong kalawang bago po natin pinturahan ng kulay ito. So ganito po ang dapat gawin kapag magpintura po tayo ng bubong. Kailangan na po natin i-check baka meron pong tagas, at kung meron pong tagas, linisin po natin ng husto, tanggalin po natin yung mga dating nakadikit, saka po natin dikitan ng Pioneer Elastoseal Clear. At kapag matuyo na po siya mga boss, pwede na po nating pinturahan. I-primer po natin, tapos saka po natin kulayan kung ano man yung kulay na gusto po natin. So naway, may nakuha po kayong idea mga boss dito po sa ating pinakitang video ngayon. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss dito po sa ating channel.
Pindutin nyo lang po yung kulay pula po na nasa kanang bahagi ng video. Diyan po sa inyong mga cellphone. Tapos press all. At huwag po niyong kalimutang mag-like, mga boss. Importante po sa atin yan. So, magtulungan lang po tayo dito. Sagot ko po ang pagtuturo kung paano po magpintura. At ang inyong gagawin naman po ay mag-like lang po kayo at mag-subscribe kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe. So, that's all. Maraming salamat po.